Sa sandaling oras na nagsasama-sama tayo ngayon, sa lugar na ito, tayo lumalapit sa Panginoon. Hingin natin yung kapayapaan na binibigay niya, unang binibigay niya sa mga anak niya na nalangin. Sige kapatid, kung meron man kang iniisip ngayon, alalahanin, may mga gumugulo sa isipan mo, hingin mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo, kualisin mo yung aking mga nilalaman ng aking isip at damdamin sapagkat nandito ka kapatid upang makinig ng salita ng Diyos. Nandito ka para sa Panginoon. Ang Diyos na nagmamahal sa iyo, magpapala sa iyo, magpapagaling sa iyo, kikilos sa buhay mo at hindi mo ganap na mararanasan yon kung hati ang ating puso, ang ating isipan, ang ating atensyon. Sige, hingin natin sa Panginoon, magpakumbaba tayong lahat. Aming Ama na nasa langit na naglikha ng lahat ng bagay, makapangyarihan at tapat sa kanyang mga pangako. Salamat dahil ikaw din ang nagsabi na ang araw na ito ay hindi lamang para sa iyo. Sinadya mo ang araw na ito upang kami ay magpahinga sa iyo. Kaya sa kabila ng aming mga alalahanin, mga bagay na ginagawa habang kami nandito sa mundo, naglaan ka na isang araw para lubusan naming maranasan ang kabutihan mo, maalala, maging sariwa sa aming mga puso, ang kabutihan mo. Kaya, banal na spirito, hindi ko po magagawa yon sa pamagitan ng aking karunungan. Hindi rin magagawa ng bawat isa o nino man sa lugar na ito, kundi ikaw lamang. We ask you, Holy Spirit, for your anointing in this place. Lord, nangangailangan po kaming lahat. Alam mo po ang aming hinihingi sa iyo. Alam mo laman ang aming puso't isipan. We come to you, Lord. Sabi mo, kung lalapit kami sa iyo, ilalapit ka rin. Kaya sa pagpasok pa lamang namin sa loob ng simbahan na ito, maging sa mga kapatid namin na nanonood ng online, hindi mo kami bibiguin. Hindi ka sinungaling na Diyos. Ikaw ay tapat. Ano man ang aming pagkukulang, kasalanan, kahinaan, pagmamalabi, sadya man o hindi, tapat ka pa rin, Panginoon. Hindi ka magbabago. Ang pag-ibig mo ay hindi nababawasan ayon sa aming ginagawa. Ito ay laging sapat at higit pa sa iyong mga anak. Kaya ngayong umaga, Panginoon, tinatanggap namin ang kapatawaran mo. Salamat po sa pag-ibig mo. Sapagkat sabi mo sa iyong salita, kung kami hingi ng tawad, pinapayag namin sa aming mga labi, sa aming buhay, buong puso't isipan ang aming kasalanan, tapat ka na patatawarin kami. Kaya any spirit of condemnation in this place, we cast it out in the name of Jesus. The name above every name. Pangalan mong higit sa lahat. Pangalan mo na kapag naririnig ng kaaway ay nanginginig at tumatakbong palayo. At ang pangalan kapag tinatawag namin, nakakaranas kami ng presensya ng Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat po sapagkat sabi mo, anumang hingin namin sa pangalan mo, ay bibigay mo upang maluwalhati ang aming Ama sa langit. Luwalhatiin ka, Panginoon, ang lahat ng ito ay para lamang sa kaluwalhatian mo, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Puna po tayong lahat. At binabatay namin ang ating mga kasama ngayong umaga, especially sa Poras family. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos sa pamilyang ito? Welcome po sa ICF o sa church natin dito sa Manila. Pwede ba kawayan natin sila, yung po sila nasa likod? Ayan, pwede po natin silang batiin mamaya. Alamin ang kanilang mga pangalan talaga. Okay na yung PowerPoint natin. Okay, sige.
Ngayong umaga ka, mga kapatid, tayo po ay pag-uusapan muli natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi na about sa paglilingkod. Hindi na nakasentro to sa mga lingkod ng Panginoon. O hindi na rin to nakasentro sa kung ano yung ating ginagawa o anong ating mga motibo bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. So, pag-aaralan natin ngayon ang Book of Malakay. Sige, buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Malakay. Or Malakyas sa Tagalog. Okay na. Sige pa, kaya bala ako ano yung control eh. Oo. At buksan natin muna sa Malakay chapter 3, verse 1 hanggang verse 5. So, handa na po ba kayo? Nakafocus na kayo? So, kaya tayo nagre-ready kapag Sabado para kapag dating ng Linggo, hindi na tayo nagagahol. So, chapter 3, verse 1 hanggang verse 5. So, tingin na po kayo sa salita ng Panginoon. Makinig kayo sa sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Ipapadala ko ang aking mensahero, mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. At ang Panginoon na inyong iniintay ay biglang darating sa kanyang templo, darating ang inyong pinakahihintay na sugo na magsasagawa ng aking kasunduan. Pero sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makahaharap sa kanya kapag nagpakita na siya? Sapagkat para siyang apoy na nagpapadalisay ng bakal o parang sabon na nakakalinis. Lilinisin niya ang mga paring Levita tulad ng pagpapadalisay ng pilak at ginto upang maging malinis ang kanilang buhay at maging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. Sa ganoon, muling malulugod ang Panginoon sa mga handog ng mga taga-Juda at taga-Jerusalem, gaya ng dati. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga Israelita, darating ako upang hatulan kayo. Sasaksi agad ako laban sa mga mangkukulam, sa mga nangangalunya, sa mga sinungaling na saksi, sa mga nandaraya sa sahod ng kanilang mga manggagawa, sa mga nanggigipit sa mga byuda at mga ulila, at sa mga hindi makatarungan sa mga dayuhan. Gagawin ko ito sa inyo na walang takot sa akin. Mga kapatid, ang Book of Malakay ay ang sulat sa Old Testament. Ito po ang huling sulat bago dumating ang Panginoong Jesus, bago magkaroon ng 400 years na silent years. Si Malakay ay tinawag na propeta, pero sa ating idea, pag sinabing Malakyas, tao, tama po ba? Siyempre naman, tao nagsulat nito. Pero kung pag-aaralan talaga, ang Malakyas, hindi nila ma-distinguish kung tao talaga, kung pangalan talaga siya ng tao. Kasi ang ibig sabihin ng word ng Malakyas ay messenger. So, transliteration to. Pero kasi, nung panahon ng Old Testament, ginagamit na rin nilang pangalan niya. Limbawa, Isaiah, Jeremiah, kung ano yung ibig sabihin. Kaya kapag sinabing Malakyas, pwede nating sabihin na pangalan to ng tao o title ng isang tao. Pag sinabing mensahero o messenger, siya yung laging nauutusan ng hari. Oy, may papasabi ako. Sabihin mo yan sa mga kaharian ko o sa mga tao sa loob ng kaharian. Kaya ang messenger ay hindi niya pwedeng bawasan o dagdagan ang sinasabi ng hari. Kasi messenger lang siya. Hindi siya yung mismong salita o yung nagbibigay ng salita, kundi tagapagdala lang ng salita. Messenger lang po. At parang kami, mga tagapagturo, bawal kaming magdagdag o magbawas, bawal kaming mamili, magtangi ng ituturo na salita ng Diyos dahil kami po ay mensahero lang ng Panginoon. Kaya kung minsan ay
feeling natin parang pinipersonal tayo ng message ni Lord, huwag nyo na pong idamay ang mga tagapagturo. Ang salita lang po ng Diyos yung kailangan lang po naming banggitin sapagkat yun din ang bilin ng Diyos, mababasa natin sa Book of Malakay. Kaya mga kapatid, sige, tingin na kayo ulit dito. Huwag niyong pansinin si Wally na nandidistract. So, pagdating sa Book of Malakay, hanggang 4 chapters lang po ito. Ilan chapter? 4. Yun, buti naman, nakikinig. Kala ko, na-distract na kayo eh. So, meron tong 4 chapters at naisulat ito around 430 BC. So, parang kalagitnaan ng silent years na wala nang pinadalang mensahero ang Panginoon. So, noong mga panahon na ito, parang siguro ito na yung huling paalala ko sa inyo. Parang pwede nating sabihin na siguro nagsawa na si Lord magpaalala. Hindi naman siguro, no? May purpose o dahilan ng Panginoon. Pero minsan kapag yung mga magulang, ganyan eh. Mga nanay, mga tatay. Parang minsan, ayoko lang pagsabihan yan. Nagsasawa na ako, paulit-ulit na lang eh. Alam na, sa asawa natin, no? Paulit-ulit na, kahit sabihin ko, mag-aaway lang kami. Pero hindi naman ganoon ang Panginoon. Hindi natin alam kung anong dahilan. Pero sa maraming pag-aaral ito ay paghahanda ng Diyos para sa hindi na tagapagsalita ang o messenger ang dadalhin, kundi ang mismong salita na ang darating. Pero bago dumating ang salita, sabi dito, meron pa ring maghahanda sa salita. Yun nga si John the Baptist. Bago dumating si Jesus. At sabi dito, pero sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? Maganda yung Bible study ng mga nanay kahapon. Although, konti lang yung narinig ko kay Sister Angie. Ayun, distraction talaga si Wally. Huwag niyo pong pinapansin yung mga espiritong ano. Sabi ni Sister Angie kahapon, alam niyo yung liwanag ng Panginoon, yung kaluwalhatian niya ay mas maliwanag pa sa sinag ng araw. Parang nabuksan yung imagination ko. Oo nga, no? Grabe ang kaluwalhatian ng Panginoon. Yung liwanag ng araw, wala yan. Tuldok lang yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung titignan natin yan, baka pwede tayo mabulag, pwede sumakit yung mata natin. Pero pag nakita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon, mabubulag ka. Kaya ang sabi dito, sino ang makatatagal pag dumating na ang Panginoon? Kaya yung pagdating ng Panginoon, hindi yan something na makokontrol mo yung emotion mo pag dumating siya. Na parang, ah hindi, kilala ko na si Lord, close naman kami niyan. Friends naman kami ni Lord. Hindi kapatid, pagdating ni Lord, walang friends. Mararamdaman mo yung kabuuan ng kaluwalhatian niya. Diba nga, hindi mo maiiwasang mapaluhod. Kaya hindi utos yun, lahat ng luhod ay luluhod. Hindi kailangan utusan. Kusa kang mapapaluhod sa pagsamba sa Panginoon. Mapamabuti ka ang masama, lalo na demonyo, luluhod yan pag nakita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pero depende kung luluhod ka dahil natutuwa ka o dahil natatakot ka at alam mo nang mapaparusahan ka na ng Panginoon. At sabi niya sa chapter 4 verse 2, pero kayong may paggalang ay ililigtas ko gaya ng pagsikat ng araw. Wow! Pag umaga, no, parang bagong pag-asa. Parang ginising na naman ako ni Lord. Diba? Yung angel mo, gising ka na naman. Ano ba to? Ba't gising na naman to? Samantalang di nag-pray kagabi to, Lord. Di naman nagbasa ng Bible. Ba't gising na naman to? Pero sabi ni Lord, ililigtas ko kayo. Gaya ng pagsikat ng araw na ang sinag nito ay nagbibigay kabutihan. Ito yung maganda sa part na ito. At lulundag kayo sa tuwa. May mga tao akong hindi expressive pag nagiging masaya eh. Isa doon si Pastor eh. Hindi mo makikita si Pastor na tatalon, sasayaw. Pero makikita natin si Pastor noon, tatalon. Lulundag. Hindi mo maiiwasan. Lulundag ka sa tuwa kahit pamahiyain ka. Kapon nga kami ni Bana sa coffee shop, may babae na nagtatalon sa tuwa, nakabenta daw ng ano, something. Si Bana na inis, sabi niya, ang arte ng babae.
Sabi ko sa kanya, huwag mong pansinin. Baka nanalo sa loto. Kasi nakita ko rin, tatanong, sabi niya, ay, hindi nahihiya. Sobrang saya niya. Kaya kayo, kahit timid kayo, kahit mga dalagang Pilipina kayo, kahit pa sobrang mahihiyain ninyo, mapapalundag kayo sa tuwa. Grabe, sarap nun. Gusto niyo na ba? Sino yung nag-amen? Na parang guyang pinakawalan sa kulungan. Alam niyo po ba paano tumalo ng mga guya pag pinakawalan? Hindi yung tatalo na, yes! Hindi tatalo ng tatalo niyan hanggang sa mapagod. Hindi titigil sa pagtalon. So ganun yung kaligayahan natin pag dumating na ang Panginoon. Pag bumalik na si Lord, hindi ka dapat matakot lalo na kung anak ka niya. Dahil yun ang pangako niya sa mga anak niya. Ito ang pag-uusapan natin, mga taga-Israel to, mga anak niyang pinili. Kaso iba kasi tayo eh. Tayo, hindi tayo Israel. Although, naging Israel tayo, pero hindi tayo Israel lang. Tayo yung mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga Israel, naging pinili sila ng Diyos by choice. Pero tayo, by choice and by the blood of God. Namatay para sa atin ang Panginoon. Kaya kung medyo naiingit tayo sa mga Israel, grabe yung protection sa kanila. Hanggang ngayon, hindi sila malipol. Okay lang yun. Pinapakita ng Lord kung paano niya ingatan ang kanyang anak sa pamamagitan ng Israel. Ngayon, Israel lang yan. Di ko sinabing mas mataas tayo o mas special. Pero ang reality lang talaga, tayong mga hintil, tayong unang tumanggap sa kamatayan ng Panginoon. Siyempre, unang mga apostol, mga Hudyo yun eh. Pero sabi nga ni Paul, kayo sanang mga Hudyo ang gagamitin, pero mga hintil ang nanampalataya sa Panginoon. Tayong mga hindi originally na Israelites sa lahi, pero naging Hudyo sa Espiritu sa pagtanggap natin sa Panginoon. Kaya sa Book of Malakay, hindi ko sinabing eto tayo, kasi nga Israel naman yan, pero pwede natin gamitin yung istorya nila kung paano nagkaroon ng dialogo ang Panginoon sa kanyang mga servants. Kaya ito ang ating title o ang ating theme ngayong gabi, sa loobin ng Diyos sa kanyang mga mahal na lingkod. Ito yung panahon na naglalabas na ng pagmamahal, nagko-confess ng kanyang nararamdaman ang kanyang mahal. At God's confession of love to His servants. It's very unusual, pero allow me na lang, dear, no, si Vanna. Allow me na lang, kahapon, nagkaroon kami ng dialogo ni Vanna. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Tapos nung hindi namin pagkakaunawaan, umiyak siya. Sorry, dear, ha, kinikwento ko na, ha. Kasi siguro gamitin ni Lord yung message eh. So parang sinabi niya yung nararamdaman siya, umiiyak siya. Ako naman, pero siyempre narinig ko na siyang umiiyak. Nalaman ko na hindi lang pala siya galit. Nagagalit siya kasi mahal niya ako. Oo, di ba? Nagagalit siya, nasasabi niya yung mga bagay na yun kasi mahal niya ako at mahal ko siya. Kaya ako yung na-guilty kahit hindi ako yung mali. De, joke lang. Dahil may mali naman ako. Pero, alam mo, mga kapatid, tayo pag nagpe-pray, di ba meron tayong, sabi natin, we have the right to say anything to the Lord as long yun yung totoo. Kung ano yung nararamdaman mo, minsan, di ba, nag-confess tayo ng pagtatampo sa Panginoon, di ba? Nang, minsan, napapagod na ako sa iyo, Lord. Parang napagod ka pa sa Panginoon, ha? Pero kung yung nilalaman ng puso mo, napapagod na ako sa paglilingkod, parang wala namang saysay, wala namang kabuluhan itong ginagawa ko. Buti pa yung ibang tao, Lord, pero ba't ako? Kasi paglalambing yun eh. Tsaka yun yung totoo. Kaysa naman magsinungaling tayo sa Panginoon. Pero syempre, in those times, ginagawa natin yun because of our genuine prayer. Pero hindi naman palaging ganun kasi hindi naman hindi naman talaga nagkulang si Lord. Amen po ba? Pinapayag lang natin kung ano yung nararamdaman natin. Kasi kung yun yung laging sinasabi natin, baka hindi lang tayo kontento sa buhay natin. Kasi binigay na ng Panginoon kung ano yung nararapat para sa atin. Hindi na nga dapat tayo pa maghanap.
Pero syempre, makikinig pa rin ang Lord kung ano yung pinagdaraanan mo. Kaya yun ang ating title. Sa mga oras na ito ay maglalahad ng kanyang emosyon ang Panginoon. Pag-aralan natin kung paano nagkaroon ng dialogo o usapan ang Israel at ang kanilang Diyos, ang ating Diyos din na si Yahweh. Sige, sa next verse. Sabi niya sa Malakay chapter 1 verse 2, ito unang agad sinabi ng Lord. The Lord says to His people, I have always loved you. Hindi lang I love you. I have always loved you. Minahal na kita noon, minamahal kita ngayon, at mamahalin pa kita palagi. Always. Sino dito nakakaramdam? Parang hindi na ata ako mahal ng Panginoon, ha? Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, I will always love you. Hindi lang simula nung tinanggap mo siya. Ang tao ganun, di ba? Sinasabi natin. Kaya nga may team song ng I will always love you. Deep inside this heart of mine, I will. Minahal ka niya simula nung nakilala mo siya. At mamahalin ka niya magpakailanman. Kasi I will. Pero ito iba sa Panginoon. Hindi nung panahon na tinanggap mo siya. Bago ka pa man din ipanganak, minahal ka na ng Panginoon. Pwede bang palakpakan mo yung pagmamahal na yan ng Diyos? Kaya kung ngayon kahit pa nakakagawa ka ng pagkakamali, mga pagkukulang, mga kapatid, dahil buhay ka pa, ayun yung lagi kong ano eh, ayun yung aking principle eh. Kung buhay ka pa ngayon, tanda na mahal ka pa ng Panginoon. Mahal na mahal ka niya at binibigyan ka niya ng pagkakataon. Giving you another chance. Kaya di natin pwede idahilan na hindi ko maramdaman ang pagmamahal ng Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, ito ang katotohanan. Sabi niya yan sa Israel. So sabi niya sa Israel, sumagot yung mga taga-Israel. Talaga tong mga to, no? Parang tayo. But they reply, how have you shown your love to us? Tanong ng Israel, paano mo kami minahal? Sa mga, kahit sa mga nakikinig na online, hindi na ba malinaw sa atin kung mahal pa tayo ng Panginoon? Minsan ba napapatanong na tayo, paano mo ako minahal, Lord? Pero sumagot ang Panginoon. Kaya nga dialogo to, kita nyo? Nakita nyo usapan dito sa Malakay? Una nagsalita ang Panginoon, minahal ko kayo. Sabi niya sa verse 2 pa rin, sumagot ang Israel, paano mo kami minahal? Hindi na namin maramdaman yung pagmamahal mo. Kaya dito, mababasa natin, sinabi ng Diyos sa chapter 3, kahit iyak kayo ng iyak sa pagsamba nyo, di nyo na maramdaman yung pagmamahal ko, no? Di nyo na maramdaman yung presensya ko. Pero sabi ng Panginoon dito, the Lord answered, Esau and Jacob were brothers, but I have loved Jacob and his descendants. Magkapatid si Jacob tsaka si Esau. Ang sabi niya, mahal niya si Jacob. Pero si Esau, hindi. Kala ko ba mapagmahal ang Panginoon? Kala ko ba mahal niya lahat? Mga kapatid, ito ay illustration ng Panginoon para ipakita kung ano yung pinakaiba niya sa minamahal niya sa hindi. Kasi nagtatanong ang Israel eh, paano mo kami minahal? Pinili ko kayo, di nyo ba makita? Sa lahat ng bansa kayo pinili ko. Kayo minahal ko. Yung iba, magseselo sa inyo dahil kayo pinili ko. Parang mag-asawa lang yan. Yung asawa nyo, pagkasama nyo ba sa mall, nakita mo tumitingin sa iba, sabihin mo, magseselos ka, di ba?
Eh pag hindi tumitingin sa iba, nakita mo may dumaan na maganda, tapos hindi tumingin, masasabi mo na, uy, mahal na mahal ako ng asawa ko talaga. Pag tumingin sa iba, pagdudahan mo, oh, tumitingin ka dyan, di ba ako maganda? Di ba ako sapat? Di ba? Mga kapatid, hindi sinasabi dito ng salita ng Diyos na hindi niya mahal lahat. Ang sinasabi dito ng Panginoon, kung paano niya minahal yung Israel. Linawin ko po uli, mga kapatid, ha? Baka kasi intindihin natin ng mali ito, eh. Kasi sa ibang verse, sinabi niya pa, I hated Esau. I loved Jacob. Ano ibig sabihin niya dyan? Mahal niya yung magkapatid. Pero, dahil sa pag-elaborate niya sa pagmamahal niya kay Jacob, parang nagmumukhang hindi niya mahal si Esau. Parang yung mga babae sa paligid, halimbawa kami ni Bana, magkasama, yung mga babae nagpapakyut, uy, tignan mo naman, hindi ko tinitignan. Ayoko sa inyo, I hate you. Parang ganon. Saksiyan nyo, di ba? I hate you, parang nararamdaman nila, hindi ba kami maganda, hindi kayo maganda. Di ba? Ang maganda, yung partner ko. Parang ganun yung gusto niya ipakita dito. Oo, sige na, okay na, gawa kayo ni Lord, may itsura kayo. Pero, iba ang Israel sa Panginoon. Hindi nyo masyado pa rin maintindihan, no? Pero again, wag nyo lang masyadong isipin na hindi niya minahal lahat. Minahal naman niya lahat. Pero gusto ipakita ng Panginoon dito, sinasagot niya yung Israel. Paano mo kami minahal? Minahal ko kayo, hindi nyo ba nakita yung pagiging special nyo sa iba? Kayo, mga naasawang lalaki, hindi nyo ba maramdaman yung pagmamahal ng asawa nyong babae? Pinaglulutuan ba yung kumpare nyo? Di ba kayo pinaglulutuan? Ba't kayo nagsiselos? Di ba? Excuse me, natuyuan tuloy ako ng ano eh. Ayun lang yung ibig sabihin niyan. Kasi nagtatanong sila, sinagot sila ng Panginoon. Pero hindi pa rin natin lubusan mauunawaan yan kasi hindi yan pangako para sa atin eh. Although, ano lang yan, parang pagsasalarawan kung paano mamahalin ng Panginoon pa yung kanyang mga magiging anak kumpara sa mga hindi. Kaya mababasa nyo dito sa last part, makikita nyo yung pinagkaiba ng mabubuti sa masama at makikita nyo yung pinagkaiba ng mga naglilingkod sa mga hindi naglilingkod. Sa ngayon, parang yung mga naglilingkod, kawawa, no? Parang kawawa naman to. Makakabawi din kayo. Nabaon na ako, nahirapan na ako. Itong mga to, nagpapakasasa sa buhay nila. Pero sabi ni Lord, in the last days, sa huling panahon, makikita nila ang pinagkaiba ng mga naglilingkod sa hindi. Kaya ito, di nyo masyado maintindihan kasi para sa Israel. Pag tinuro ko sa Israel yan, matutuwa sila. Uy, wah, syempre, Israel sila eh. Hudyo sila. Pero tayo, mga kapatid, sa next verse, ganito naman pinakita ng Diyos ang ating pag-ibig niya sa atin. But God has shown us how much He loved us. It was while we were still sinners, Christ died for us. Ganito naman niya pinakita ang pag-ibig niya sa atin. Yung mga Israel noon, kapag makasalanan, pinaparusahan niya. Pero pinapatawad kapag humihingi ng tawad. Pag nagsisisi, papatawarin. Pero kapatid, ikaw, minahal ka ng Diyos. Hindi ka pa nagsisisi nung makasalanan ka, namatay sa iyo ang Panginoon. Hindi ka pa humihingi ng tawad. Pero siyempre, para matanggap mo yung kailangan humingi ka ng tawad. So oras na humingi ka ng tawad, doon mo mararamdaman yan. So may inggit pa ba kayo sa Israel? Sila ang may inggit sa atin. Kasi tayo, part pa nga tayo ng rapture. Alam niyo po ba yon? Kayo ang ira-rapture, the Church of Christ, hindi yung mga Jews. Pero may mga Christian Jews, kumabit sa mga Christian. Oh. Tayo ang ira-rapture in the last days. At ito ang pag-ibig sa atin ng Panginoon.
Kaya, yan istorya ng Malakay, ng Israel yan, pero sa atin ibang istorya natin. We have a deeper story, a deeper love story from the Lord. Sa Old Testament, ang istorya ni Abraham at ni Isaac, nung sasaksakin niya yung anak niya, dahil sa kabutihan at habag ng Panginoon, nung sasaksakin niya yung anak niya, pinigilan ng Diyos. And God provides. Amen? It's a beautiful ending. Napakagandang ending. Pero kapatid, sa New Testament, sa iyo, ang Ama binigay ang kanyang anak. Medyo radical yung word na babanggitin, pero sabi ng isang author sa book, God slaughtered His Son. Although hindi niya naman inano ang kanyang anak, pero kasi ang word na propitiation, si Jesus na banal, He metamorph, naging sumpa siya, siya yung naging kasalanan. Kung ikaw, naging born again ka, nag-metamorph ka, naging anak ka ng Diyos by your faith, si Jesus was metamorphed from holy person, from the Son of God, naging kasalanan ng buong mundo. He replaced you. Kaya alam mo, hindi yung hirap sa krus ng Kalbaryo yung pinakamahirap sa Panginoon. Alam mo, pinakamasakit sa Kanya, yung saro, yung the wrath of God, yung galit ng Ama, yung spiritual punishment na para sana sa iyo. Compress the eternal punishment, walang hanggang paghihirap mo. Inilagay, isiniksik lahat sa isang panahon at ibinuhos lahat kay Jesus. Hindi to istorya na bakit ganun ang Ama sa kanyang anak. Kapatid, hindi yun ang istorya nun. Ang gusto ituro sa atin na ito, kung gaano kanya kamahal. Paanong ialay niya ang sarili niyang anak. How God is willing to save you for His Son to be the Lamb para maging kapalit natin. Tayo sana ang kakatayin. Tayo sana yung i-slaughter. Tayo sana yung pahihirapan na nasa apoy na ng impyerno. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, sinalo niya lahat ng hirap at sakit, lahat ng galit ng Ama. Hindi galit ang Ama sa Kanya. Galit ang Ama sa kasalanan na kinuha niya. At dahil kinuha niya, siya ang nagdusa. Siya ang pumalit sa iyo. Kaya mga kapatid, God love you. He will always love you. Wala sa laki ng kasalanan, sa dami. If you are ready to confess right now your sin, gusto mo magsimula, maglingkod sa Panginoon, you can start now. Huwag mo sabihin hindi mo kaya. Kaya mo sa grasya niya. Dahil kung yung hindi mo kaya, ginawa na ng Panginoon. He paid it all. Yan ang pag-ibig niya para sa atin. Kumpara sa pag-ibig niya sa Israel. Kaya kung magtatanong ka ngayon, paano mo kami minahal, Panginoon? Tandaan mo yung araw na tinanggal na sa iyo ng Diyos ang mga kasalanan mo. Na ngayon, nakatingin sa iyo ang Diyos hindi dahil napupuot siya sa iyo. Tinitignan ka niya na may pag-ibig, may pag-asa sa iyo. Tinitignan ka niya bilang isang anak. Dahil sa dugo. Mahal ka ba ng Diyos? O, palakbakan mo ang Diyos, kapatid. Mga kapatid namin online, mahal kayo ng Panginoon. So, sinagot lang natin yan dahil yun ang unang... sige, sa next verse, pag-usapan na natin yung dialogo. Baka dialogo nyo rin ito sa Panginoon.
So sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, hindi nyo na ako mahal. Kaya pag sinabi sa inyo ng asawa nyo yan, ang context nito kapatid, either nagtatampo ang Panginoon at nagagalit ang Panginoon, ha? Mga oras na ito sa kanyang bayan. Kaya kung tayo may kalayaan ipahayag yung nararamdaman natin sa Diyos, may kalayaan din si Lord ipahayag yung nararamdaman niya. Amen po ba? Pwede ba magdamdam si Lord? O, nagdadamdam si Lord. Eh, ikaw naman kasi anak eh. Pero hindi siya nanunumbat. Sinasabi niya, eh anak kasi dapat ganito. Sige, tingnan natin kung anong sinabi niya sa mga Israel na ito, na parang tayo din. Nilapastangan ninyo ako. So nilapastangan, you disrespect me. Lapastangan! Pashneya sa Encantadia. Nilapastangan ninyo ako sa pamamagitan ng paghahandog, ng maruruming handog sa aking altar. Sabi ni Lord, wala na kayong galang sa akin. Tapos sumagot yung Israel, paano kami walang galang sa iyo, Lord? Naglilingkod kami. Paano naging marumi mga handog namin? Naging marumi ang inyong handog dahil sinasabi ninyong walang kabuluhan ng aking altar. Eh, ano lang naman yan? Sunday lang naman yan eh. Ilan naman Sunday pag ano? Pag Linggo. Ano ba Sunday pag Linggo? Okay lang yan. Tagatundo lang naman yung mga kasama ko dyan. May kabuluhan ba itong ginagawa ko, Lord? Yung pagbibigay ko, naubusan lang ako eh. Minamalat lang ako, pupuyat lang ako, yung pagdi-disciple ko. Ewan ko ha. Pero sabi ng Panginoon dito, kasi you disrespect me, sinasabi niyo wala nang kabuluhan yung aking altar. Etong church, may kabuluhan pa ba sa inyo to? Siyempre naman, love natin ang ating church, di ba? We love our church. May kabuluhan pa ba sa inyo? Nakikita niyo bang naililigtas kayo nito? Nakatutulong to sa kaligtasan natin? Eh ang pamilya niyo, pag dinala niyo dito, sa tingin niyo, makakarinig ng kaligtasan sa Panginoon? Oh, yan. Baka kasi minsan, ano na lang natin, mindset, pag dinala ko sa church yan, parang walang mangyayari. Ito, dialogo to ha, ng Israel sa Panginoon. Nagtanong sila, sinagot din naman sila ng Panginoon. Baka kapatid, meron tayong gantong heart ha. Kasi, no, wala na sila ng tiwala, nonsense na. O kayong mga online, kaya hindi na kayo umaating kasi may online naman. Hindi naman, di ko alam kung ba't kayo online ngayon. Pero, Lord, pwede namang hindi na ako pumunta. So may kabuluhan pa ba sa inyo? O meron pa, you are respecting God. So next, marami kasi yan, kaya bibilisan natin. We disrespect God sa paano? Sa same verse pero ibang version. You are presenting defiled food upon my altar. Sabi niya, nagdadala kayo ng handog, pero panis, bulok. How have you defiled you in that you say? Sabi nila, hindi naman, paano mo naman nasabi na ano yan, nabulok yan, Lord? Paano mo sabing panis? Sabi niya, the table of the Lord is to be despised. Sinabi ng Lord sa kanila, kasi kayo pag nagbibigay, okay lang yan, okay lang yan, sa ano lang naman yan eh. Sino ba yan? Oh, pwede na yan. Carry na yan. Oh, kaya kapag ano ha, paalala ko sa inyo. Sabi ko nga, di ba last Sunday, yung paalala ko, we honor God with our time. Di ba? Bakit kapag manonood tayo ng movie, 30 minutes before ng movie, nandun na tayo para manood ng trailer. Pag si Lord tapos na yung praise and worship, grabe naman tayo dun, no? Pero nagbabago na kayo. Nagbabago na. At magbabago na ilan sa inyo. Pero, parang sinasabi kasi dito, okay lang, ganyan lang naman yan eh. Nabubulok naman yan. Marumi yun. Marumi naman sa altar ni Lord. Ano ba sabi niya? Complacent. Di naman ganun kahalaga. Mas mahalaga naman yung asawa ko tsaka yung anak ko. Kahapon nga, may kausap akong tatay. Sabi niya, oh, ganun talaga mga tatay, maraming alalahanin.
I don't discredit it kasi may tatay din ako at magiging tatay din ako. Pero ano ba naman yung dalawang oras? Dito mga kapatid, may I deliver it sa isang friendly way, pero ang Panginoon galit na dito. Hindi siya natutuwa sa pambabastos sa kanya. Hindi lang tuwing Sunday, syempre kapag may mentoring kayo, you honor God, hindi nyo ginagawa yung kanino man, kundi sa Panginoon. Whatever you are part, your part sa church, sa pamilya, sa kapatid, you do it for the Lord. Hindi pwedeng putyo-putyo lang. Pero syempre, di ba, kapag dumating kayo late, okay lang yan, maintindihan namin. Pero hanggang kailan yung pwede na yan? Every week ba yan, yung okay lang na yan? Sabi ko nga sa disciple last week about sa time, sabihin ko na rin sa inyo, okay lang naman kung malilate kayo. Kasi by grace. Kaya nga nakakapasok kayo sa grasya ng Panginoon eh. Pero kung every week, hindi na by grace yon, disgrace na yon, nakakahiya na yon. Tama po ba? Hindi ako to kapatid ha, ang Panginoon. We disgrace God eh. There are times talagang tinuturuan namin kayo, magpatuloy kayo sa kabila ng kahinaan at pagkakamali nyo. But this time, let's talk about this. Sabihin natin kung anong sinasabi ng Panginoon. And next, sige, direct, pakinext po. You are offering improper sacrifices on my altar, yet you ask, how have we offended you by treating the table of the Lord? As if it is no importance. Naku, ito malala. Importante ba yan? May mas importante pa dyan eh. Okay lang naman, paminsan-minsan, di natin nagagawa yung ating commitment. Diba? Pero kung mas madalas pa na may iba tayong priority kaysa sa Panginoon, kung mas gusto natin kausap yung kapitbahay natin kaysa basahin yung salita ng Panginoon, kapatid, tas tatayo tayo dito. Tas magtuturo tayo, magbibigay tayo ng kalakasan, eh tayo nga, hindi naman tayo nagpapalakas sa Panginoon. We have our different reasons. And valid yung iba dyan. Pero not all things are valid, no? Hindi tayo makapagdadahilan sa Panginoon. Kung makikipag-dialogo ka sa Panginoon ngayon, at gusto mong maging honest siya sa'yo, here's the message. Kapatid, importante ba sa'yo? Show it. Ngayon sabi ni Lord, sa verse 8 ng Malakay, chapter 1, verse 8, sige basahin natin. Sinasabi kasi nila, importante naman ikaw sa akin, Lord. Pero sabi sa verse 8 ni Lord, kaya hinahandugan ninyo ako ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit, hindi tama yan. Sabi dito ni Lord, ganyan kaya ang hihandog ninyo sa gobernador. O tignan nyo kung matutuwa at malulugod sa inyo. Kaya nga isa sa mga dating sinabi ko sa worship team, kung tatayo ba kayo sa Victory Church, ganyang practice gagawin nyo. Yung 1 hour practice. Halimbawa, kayo yung tatayo sa ano, youth camp. Ganyan ba yung practice na gagawin nyo? Siyempre hindi. Bakit ganun? Parehong Diyos lang naman ah. Kung sino yung Diyos na nandoon, siya rin naman yung Diyos na nandito. Pag sinabi ko po ba next week, nandito si Bishop, paating kayong lahat. Sino ba tagapagsalita? Parehong Diyos lang naman ah. Sabi niya, naghahandog kayo sa akin ng ganyan, pero kapag sa iba na, iba na trato nyo. Ano, kasi close tayo, friends tayo, porque tinahayaan ko na kayo. Kasi sabi niya dito, hindi porque nananahimik ako, tama yung ginagawa ninyo. Hindi porque hindi kami direct na nagsasabi sa inyo, tama na yung ginagawa ninyo. Sige, gawin nyo sa iba yan, hindi kayo mapahiya. Sabi ng Panginoon.
Umating kayo sa kasal, 30 minutes late, hindi kayo mapahiya. O ba't sa iba, ginagawa niya, sa akin hindi. Kasi yan ang dahilan. Gusto niyo magpasikat, gusto niyo maparangalan. Kaya ako, pag nagtuturo din ako, salamat sa Panginoon. Pag nagtuturo ako sa Abilan Church, nage-check ko, Lord, bakit parang mas special sila? Porkit babisita ako doon? Kaya kapag kahit sa evangelism, hindi porkit mas bago yan at gospel lang, pinag-aaralan ko pa rin, hindi, pag-aaralan ko pa rin. Ayoko na stock knowledge. Gusto ko ituturo ko sa kanila, revelation pa rin ni Lord, kung ano yung gusto sabihin ng Panginoon. Hindi porkit taga-tondo lang yung kapatid nyo sa pananampalataya, ganyan lang itatrato nyo dyan. Hindi porkit mga matatanda na yan, or may mga sakit pa yung iba, ganyan na natin itrato. Kaya, hindi porket kulang yung allowance namin. The joke. Hindi na kami mag-sermon ng maayos. Pero kayo mag-ala, sermonan din yung mga tagapagturo mamaya. Pero dito mga kapatid, di ba? Pag natutuwa ko yung dati, hindi may mabuti at masamang naidudulot yung pag nandito sa church, parang ginagalang, parang traditional. Yung ibang, huwag nyo higaan yung, ano, yung stage, banal yan. O naman, hindi naman maano yun, no? Pero minsan nakakamiss din, eh, no? Yung pag nakita yung simbahan, yung simbahan nyo, huwag mong dumihan. Diba, minsan kasi medyo close na tayo talaga sa, ano, talagang parang nagawa na nating tahanan to, bahay natin to. Yung ginagawa natin, casual na lang. Yung mentor mo, friend mo na lang. Pag pinagsabihan ka, magtatampo ka. Bakit? Mentor mo yan, ha? Wala ba siyang, di ba siya binigyan ng authority ni Lord to guide you para hindi mo na siya pakinggan? Hindi, kasi close na kayo, eh. Di ba? Minsan kasi may mga taong ganyan, eh. Kakabusuhin yung pagiging close nyo. Pero dito yung mga Israel, nananahimik si Lord, nakatingin lang, eh. Binil niya yung temple from Babylon, nabuild uli, tas 100 years, nanonood lang ang Panginoon sa kanila. Nananahimik sa ginagawa nila. Pero nagsalita na ang Panginoon. Lahat sila. Sumasagot pa, pero sa huli nananahimik din naman. Sa next verse, sabi niya dito, dun nga kanina, nagseselos ang Lord. Kung nagseselos ka, nagseselos din si Lord. Hindi dahil intimidated siya, no? Bakit siya, ano? Kasi dapat ibigay sa kanya yung parangal. Kapag kausap mo ibang tao, dilat na dilat ka. Kaya may isang kabataan dito, buti wala na, eh. Na-rapture na, eh. Pag preaching, tulog, eh. Ginigising pa namin, eh, mga 5 beses. Pero pag babae, dilat na dilat. Pag naipagkamay, ayaw bitawan yung kamay ng babae. Pag si Lord, wala na, tulog na. Pero mga kapatid, si Lord nagsiselos hindi dahil intimidated siya. Nagsiselos siya kasi dapat sa kanya yung attention, eh. Hindi binibigay sa kanya. Ayang gobernador lang yan. Pastor lang yan, bishop lang yan. Kung makapaggalang kayo, pero pag ako na, mag-isa na lang tayo, bastusa na. Wala na kayong galang sa akin. Kapag mag-isa na lang kayo. Kapag salita ako, 15 minutes, 5 minutes. Pero kapag iba kausap mo, sa panalangin, sa umaga, kung mapaghandaan natin yung ating mga pamilya ng almusal, hindi muna naman natin mabigyan ng parangal yung Panginoon. Nagdadamdam din ang Diyos. Kung ikaw may karapatan ka magdamdam, mas may karapatan ng Diyos dahil ang Diyos hindi nagkukulang. Sa next verse, disrespect, dishonor, ganun pa rin. Sige, balik po. Ayan. You bring unclean bread to my altar. Sabi niya, nagdala kayo ng panis, sirang ka, tinapay. Sabi niya, paano mo naman nasabing marumihan o panis, Lord? Sabi niya, it is unclean because you show no respect for the altar of the Lord. Sinabi ni Lord, hindi lang dahil panis yung dinala mo, wala ka talagang respeto sa akin. In the first place, hindi mo talaga ako ginagalang, ginagawa mo lang yan for some reason. Wala ka naman talagang takot sa akin, eh.
Siguro kay pastor takot ka pag nakita ka, pero sa akin may takot ka ba talaga? Hindi pala pastor yan, pangapari pala nandyan, sorry. Nadadala lang. Sabi ko nga, di naman tayo yan. Pag nasa araw kayo ng mga tao, natatakot kayo, pero pag mag-isa ka na lang, tayong dalawa na lang, may takot ka ba talaga sa akin? May mga ganyan tao, kahit na anong respeto mo sa sarili, bastos talaga, di ka talaga re-respetuhin eh. Hindi nila kaya ibabahin sarili nila. Pero may mga tao na kahit hindi ka karespe-respeto, re-respetuhin ka pa rin kasi marunong rumispeto. Pero maganda yung karespe-respeto ka talaga. Tapos re-respetuhin ka kasi nga, marunong siya rumispeto at karespe-respeto ka. Amen? Tama po ba yun? Ayun yung perfect. Pero dito, ang Panginoon, he deserve, bibigyan niyo ako panis. Alam mo ba't panis? Wala ka naman talagang pakialam eh. Nandito ba tayo sa level na to? Parang prideful tayo, sumasagot pa tayo. Eh, ganto gusto ko eh. Grabe yung dialogo nila, no? Yung pag-uusapan. Kung mag-usap ang Panginoon, kanya, mga servants to, hindi natin sasama Israel, servants lang. Ito yung dialogo niya. And when you have heart to the Lord, you can as well. So next verse. But you profane it by saying, the Lord's table is defiled, and it is food, its food is contemptible, and you say, what a burden. Ay, naulit lang, pero ito lang din yun. What a burden, and you sniff at it contemptuously, says the Lord Almighty. Ito yung one verse na to. Ang sabi niya, inulit lang din ng Panginoon. Kayo, nagdadala kayo ng mga handog na hindi maayos, mga wala na kayong galang sa akin. Wala kayong respeto. Paano kayo na walang respeto? Sabi ng mga tao, what a burden. Pagod ka na ba maglingkod sa Panginoon, kapatid? Minsan napapagod. Totoo, napapagod tayo, di ba? Pero wag natin dalasan, kapatid. Dahil pag-disrespect yan sa Panginoon minsan. Hindi ka naman talaga pagod, pagod-paguran lang. O napagod sa kasalanan, sa konsekwensya, kasalanan. Sabi sa verse 12 sa Tagalog, basahin natin. Pero kayo, nilapastangan ninyo ako dahil sinabi niyong marumi ang aking altar at walang kabuluhan ang mga inihahandog doon. Sinabi pa ninyo, nagsasawa na kayo sa paghahandog. Nagsasawa na ba kayo? Tanong na lang natin yan sa ating mga sarili. At binabaliwala ninyo ang aking altar. Alam niyo, sabi sa English, yung mga priest kasi nung panahon na yan, naglalagay ng tinapay. Kumakain ng mga priest din, mga Levites. Pero hindi nila kinakain. Kasi alam niyo bakit? Panis. Kakainin nila, panis. Kaya alam mo, i-sniff, inaamoy nila, baho naman yan. Ganon. Ganon yung attitude nila. Handog na nila, lait pa nila. Sila na gumawa, ha? Kaya dito, routine to eh. Parang ang gusto nila ibintang, ba't sila nagkaaganon, Panginoon? Pero gusto sabihin dito ng Panginoon, alam mo kung bakit panis, ba't di mo makain, kasalanan mo rin. Paikot-ikot ka eh. Ano? O di ka tuloy makakain ng handog. Di mo tuloy matikman, maranasan yung pangako ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Bakit? Paulit-ulit ka eh. Tapos ikaw pagalit, pagpanis, pag hindi mo makuha, mag-ano tayo sa ibang tao, buti pa iba, nagtatagumpay. Kapatid, seryoso ka ba sa faith mo? Inaayos mo ba yung pananampalataya natin? Yung ating paglilingkod ba? Yung simple na paglilingkod lang, every Sunday lang. Sunday na lang, hindi na yung Monday to Saturday. Tapos kukumpara natin sa iba. Kaya yun yung usapan dito eh. Kukumpara niyo ako sa iba. Naiingit kayo sa iba. Buti pa sila eh. Ikayo. Alam niyo, mga kapatid, gusto ko lang i-exegit ng maayos to kasi ito emotion talaga ng Diyos sa mga oras na ito.
Galit talaga siya sa mga taga-Israel. Kung nararamdaman niyo yung galit ng Panginoon, damay-damay lang yan. Kasi galit siya nito eh. Siyempre, kung ang nanay mo galit sa kapatid mo, halimbawa, sumisigaw siya, di ka na naman nagugas ang pinggan, lika nga dito, papaluin kita. Yung ibang kapatid, anong gagawin? Oo, hindi, maglilinis, ang bait mo ngayon ah. Siyempre, matatakot kasi ako nasusunod. Nararamdaman niyo ba yung galit? Nararamdaman ko rin, kaya nga umiyak din ako dito habang pinapanood ko eh. Ay, binabasa ko eh. Para ko na rin pinanood kasi nakikita ko yung galit ni Lord. Grabe. Sumasagot pa kasi eh. Huwag ka na sumagot. Yung mga kapatid natin, no? Yung kapatid ko, pag kami pinalo na, si Erica, maglalagay ng tabing sa ano yun eh, sa likuran niya, para hindi masakit pag pinalo siya. Pag alam niya, pinapalo na kami, babait-baitan eh, maglilinis, magwawalis. Kaya, kayo ah, huwag kayong kagaya dito sa mga to. Huwag tayo kagaya dyan sa mga yan. Let's learn from them. Kung kinakausap tayo ng Panginoon about dito, ingat-ingat tayo. Susunod ka na. So sabi niya, napapagod na ako, nakakapagod maglingkod sa Panginoon. What a burden, ang bigat-bigat ng... Nako kapatid. Minsan, tama lang naman na kasi pag napapagod ka, ibig sabihin may ginagawa ka, sabi nga ni Sister Ames sa aming discipleship. Pero kung wala kang ginagawa, naku, napapagod ka pa. Saan ka napagod? Sa kasalanan mo? Kasalanan natin? Consequences natin? Kaya kapatid, tingnan din naman natin, no? Kaya si Lord matutuwa sa mga anak niyang pagod. Eh, pagod na. Pag napagod, energy drink ka pa. Wala ka namang ginawa. Natawa ako sa joke na yun, eh. Tambay, energy drink. Ba't ka lang energy drink? Tatambay ka lang naman. Para lalong tumambay. Oh, galing. Para may energy sa pagtambay. Matutuwa si Lord nun. Magagalit si Lord. Oh, sige, sa next na. So, sa chapter 2 verse 7, sa katunayan, tungkulin ninyo mga pari na turuan ng mga tao. Ito na, mga tagapagturo. Sa amin na to. At sa mga nagde-disciple. Ano, sa amin lang ha. Sa inyo rin, ang mga nagtuturo. Sa mga mamshi na nagtuturo. Ayan ha. Kala nyo, kami lang. Sa katunayan, tungkulin ninyo mga pari na turuan ng mga tao na malaman nila ang tungkol sa akin. So, ang aming role talaga, mga kapatid, sa church, hindi para maging mayaman at successful kayo. Ang number one role namin dito is for you to know God. Hindi yung para kung paano kayo maging beautiful wife, hardworking husband. Part yun. Bunga yun. Pero ang kailangan nyo malaman talaga mula sa amin, kung sino ang Diyos. Kasi kung sino ang Diyos, makikilala nyo kung sino kayo at maayos nyo ang buhay nyo. Kaya huwag kayo magre-reklamo, puro na lang cross-cross tinuturo. Doon na nga lang ako sa ibang church, buti pa doon nagtuturo ng tongues, nagtuturo doon paano magkakotse habang naglilingkod. Nakarinig ako ng ibang preaching na gano'n, sabi ko, nagtuturo pa ba to ng ano, ng exegesis tong mga to? Parang puro leadership na lang ah. Hindi ko naman sinabing masama. Pero, mga tagapagturo, hindi nyo sila tinuturuan para kung ano man. Tinuturuan natin sila para makilala ang Diyos. Amen? Discipleship, the main part is to be Christ-like, makilala ang Diyos. Hindi yung para maging katulad nila kayo, para may pagmalaki, oh, ito alaga ako, di ba? Katulad ko yan, hardworking. So, hindi ganun. Para maging katulad ng Panginoon. At dapat naman silang magpaturo. Oh, yan. Dapat magpaturo tayo. Dahil mga sugo ko kayo, yan. Sugo kami. Ha? So, naniniwala ba kayo? Sugo kami. Oh, mga sugo kami. Ng tunay na iglesia ng Panginoon. Hindi kami namimigay ng pasugo. Kasi may sugo na dito. Yung mga disciple na yun, mga mamshi, mga sugo po kayo. Alam niyo po ba ibig sabihin ng sugo? Pinapadala. Hindi yung kayo-kayo lang dyan, sugo. Yan. Magsuguan kayo. Hindi, mag-ano kayo, ayo tayo. Kayo, magpaparami kayo. Mga tatay, huwag tayong ano lang, suguran. Tayo-tayo lang dito.
Kasi hindi na tayo nangangaluluwa kahit nangyayari, nagiging suguran tayo eh. Hindi susugo tayo sa iba. Para makilala nila ang Panginoon. Pero sabi niya, ito ang kinagalit ng Panginoon. Pero hindi niyo sinunod ang aking mga pamamaraan. Kasi mga kapatid, ito ang problema. Kung ikaw sugo ka, tagapagturo ka ng Panginoon, pag hindi mo sinusunod ang Diyos, masisira buhay ng mga taong nakikinig sa'yo. Kasi they honor what you say. Sabi sa Malakay, kung ano tinuro mo, papakinggan nila. Pero kung ano ginagawa mo, ayun ang gagawin nila. Kaya hindi naman to sa dati kong church. Sa ibang church to. Hindi ako naninira ng ibang church, di ko babanggitin. Pero yung espiritu lang yung gusto ko atakihin dito. May espiritu sa isang church na yung mismong lingkod ng Panginoon nakapumasok sa adultery. Ano nangyari? Hindi to sa dati kong church ha. Sa iba to. Nakasugo. Hindi na. Sugo sa sogo. Huwag naman ganun po, mga sugo. Huwag naman po. Kasi, alam mo kung ano nangyari sa member? Ganun din nangyari sa member. Lahat, halos ang mag-asawa. Kasi nakikita, si pastor nga, pinapatawad ni Lord. Patatawarin din ako ni Lord. Mentoring lang na. Mga kapatid, lalo na sa mga gusto maging sugo dyan, maging tagapagturo ng Panginoon. Alam nyo, mag-ingat tayo, yari tayo dito, magagalit ang Diyos sa atin. Hindi, it's not an attack to the person, to the church, but to the spirit. Sa espiritu na nang gugulo sa ating simbahan. Kaya kung kami, nakikita nyo kami may maling ginagawa, sawayin nyo po kami. Okay lang yun. O pastor, nakita ko may kasama ka, sumuta kay Bana. Gawin nyo. Hindi ako tatakot. Loyal to. Di joke lang. So, mga kapatid, ang masakit kasi sa Book of Malakay, kung sino pa yung mga tagapagturo, sila pa yung pasaway. Sila pa yung pasimuno. Pasimuno pa eh. Ano nangyari sa mga tao? Wala. So, sa next verse. Nalipat na, no? Ayan. Sa katunayan, tungkulin ninyo mga pare ang turuan ng mga tao. So, dito natin sa last part sa verse 8a. Ang mga turo ninyo nagtulak sa marami para magkasala. So, eto iba naman. Nagtuturo ng complacent, compromise gospel. Okay lang yan. Kasi ligtas ka na kahit anong gawin mo. Magpakasasa ka na dahil ang Diyos kaya kang... Okay na yan. Anak ka ng Diyos. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Which is, ang ating kaligtasan, we have assurance. Okay yun. Wala, talaga namang ligtas tayo. Pero kung may nagtuturo na ligtas ka na kahit anong gawin mo, may problema yun, kapatid. Kasi nung alingin yun, sabi nga dito, tinulak nyo pa yung mga tao para magkasala, ano, para may kadamay kayo. Sabihin nyo, by grace, pagmamahal ng Diyos. Ano pinapakita ninyo? Tapos sabihin nyo, awa ng Panginoon. Ano mangyayari sa tao? Ganun din, puro awa na lang. Alam nyo po, last week, Sunday, topic namin yan, awa. Paano naawa ang Panginoon? Naawa siya sa mga nakakaawa, pero yung nagpapaawa, lalo nang gigigil yun. Nakakagigil ka. Di ba umakyat sa jeep, malaki katawan, nangihingi, kesa naman po mang-hold up. Maawa ka? Hindi, lalo ako nagalit eh. Hindi ka naman nakakaawa. Paawa ka lang eh. Ginagamit mo yung awa ko para bigyan kita. Sabi ng Diyos, kakaawaan niya ang mga nagsisisi at hihingi ng tawad. Para sa kanila ang awa ng Panginoon. Yung nakakaawa, yung talagang totoong may kahinaan, yung may mga disability, siguro meron din tayong disability spiritually, meron din tayong ganun. Alam ni Lord yun kung sino yung mga yun, pero yung, alam niya yung nagpapanggap lang, nakita niya sa social media, pilay, tapos biglang nakalakad, nakahingi na. Biglang diretso na eh. Kahapon nga, si Bana uli. Lagi ka example, dira. Yung bata, maawa na kayo, te, bigyan niyo na po ako ng pera. Huwag ka nga magmakaawa sa akin. Ganyan. Kaya sa mga nag-iisip dyan, maawain naman ng Diyos, hindi po kayo katoliko. Hindi po kayo yon.
Hindi po yun yung tinuturo namin dito, na maawain ang Diyos. Kahit anong gawin ninyo, maawain siya. Pumasok-pasok ka sa kwarto na yun, tapos sabihin mo, maawain ang Diyos. Baka pag nagsisi ka na, saka maawa sa iyo ang Panginoon. Pero habang nandun ka, di ka nakakaawang tignan. Pero kung may disability ka talaga, talagang, di ko alam ha, kung panahon mo yan, na pagtagumpayan, pero kapatid, siguraduhin natin. Ewan ko kung masisigurado natin. Pero isa sa masisigurado natin, pwede nating sundin ang Panginoon dahil sa grasya niya. Kaya nasusuklam ang Panginoon, binanggit niya rin sa chapter 2, yung mismong mga pari pa mismo, ang mga may nangangalun niya. Sila pa mismo yung may mga issue, adultery, mga nagnanakaw, mismong lingkod. Ano niyo po epekto sa atin nun? Mga nag-aalaga, alam niyo po yung isang hindi niyo lang pag-atin ng Sunday sa mga bago, alam niyo epekto sa kanila niyan? Complacent. Kasi sila, bata pa sila sa faith eh. Pag nakita nila, magkaroon ng pagkakataon lang na okay lang pala hindi magsimba, di na magsisimba yan eh. Kayo, matagal na kayo, alam nyo kailan pwedeng hindi magsimba eh. Alam nyo kailan pwedeng hindi gawin to. Sila, di pa nila alam yun, bata pa sila. Nakatingin sila sa atin. Kaya huwag tayo complacent. Servants too. Kaya nga nung last week, nag-sorry kami kay Eric, di ako nakatin sa mentoring eh. So, nakita ko si Eric dumaan eh. Di ba? Mamaya, di na umatin yan. Next verse na po. Grabe no, yung galit ng Panginoon. Ayan, ito pa. Sabi naman sa verse 9 din, may kinikilingan kayo sa inyong pagtuturo. Nako, may favorite. Either hindi, sa ibang verse, hindi kasi ma-distinguish kung may favorite ka na tao o may favorite ka na gustong ituro. So sabihin na natin pareho. Hindi mo pinapagalitan kasi favorite mo yan ha. Porket, lagi ka nililibre ha. Hindi mo masabihan yan. O kaya naman, dahil lagi may suhol yan, hindi mo pinagsasabihan yan. O kaya naman, may teaching dahil nga may mau-offend about homosexuality, hindi mo ituturo yan. Diba? Giver kasi, oh. Giver kasi ng church yan, supporter. Hindi, discuss mo yan. Kahit na kapag may alaga ka, syempre, pag-pray natin kailan yung panahon, natatanggapin nila yon. Pero we cannot, hayaan na, okay lang yan, gawin mo yan. Sige, lumaklak ka, magpakasasa ka dahil mahal ka ng Diyos. Namimili. Kaya ayaw ng Panginoon yan. Pero wag naman din abusado, no? Kasi minsan umaabuso. Abuso lang naman sa pagtuturo. Gusto lang ilahad yung nararamdaman, yung galit eh. Ayun naman, mali din naman yon sa mga tagapagturo. Kaya nga may kinikilingan eh. Pinipili mo ano ituturo mo, sino tuturuan mo. Ah, ito, favorite disciple ko to, di ko anuhin to. Magaling naman to eh. Wag ganun. Tagapagturo tayo ng Panginoon. Nag-aalaga tayo. Hindi ko po kayo pinipersonal, lahat tayo pinipersonal dito ng Panginoon. So, next verse. Hindi pa ba tapos? Dami ah. Next. Ayan, buti naman, tapos na. Pero palakpakan muna natin ang Panginoon dahil sa galit niya sa mga Israel. Sa Israel, hindi sa atin. Ay, ano ba naman yan? So, hindi naman para sa atin nga yan. Pero maganda na na makaramdam tayo ng paggalang at takot sa Panginoon. Maigi nang sila yung ginawang example ni Lord kesa tayo. So, sinabi din ng Panginoon na makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya kanina abang binabanggit yan sa awit natin, di nagbabago. So ibig sabihin dito ng Panginoon na hindi siya nagbabago. Kahit nagkamali kayo, bibigyan ko kayo ng chance. Hindi porket nagkamali kayo, wala na kayong chance. Pero yung hindi nagbabago na yan, kabatid, tandaan mo ha. Yung hindi nagbabago na yan, tapat din ng Diyos sa pagpaparusa sa mga masasama. Hindi siya nagbabago. Paparusahan niya yung mga hindi magbabago. Ulitin ko, hindi nagbabago ang Diyos sa pagmamahal niya sa atin.
Pero kung ayaw mo magbago, hindi rin magbabago ang Diyos sa mga taong masasama. Paparusahan niya. Di magbabago. Diyos ka. Kaya kung ako sa atin, magbago tayo. Ang team talaga nito, ang Diyos na hindi nagbabago sa mga taong nagbabago. Kaya kung ikaw, nagbago ka na sa paglilingkod mo, pagmamahal mo sa Panginoon, manumbali ka na. Kung hindi ka magbabago, bahala ka. Katulad ka ng mga taga-Israel. Kaya nga, kayong mga lahi ni Jacob ay hindi pa lubusang nalipo, di ba? Hindi nga siya nagbago, pero makita niyo yung pagkakataon. May pagkakataon pa kaya hindi ko pa kayo nililipol dahil binibigyan ko lang kayo ng pagkakataon, ha? Binibigyan ko kayo ng chance. Naririnig mo to, kapatid, kasi hindi para ituro natin yung kapatid natin. Ito kasi, ikaw yan, oh, ganyan ka, yari ka. Ituro na natin Israel, oh, yari kayo, no? Pero may conviction sa atin, tanggapin natin yan. Yari tayo. Kasi hindi siya nagbabago. Kung sino siya noon, ngayon magpakilan. Next verse. Alam ko, marami pa yan. Mga lima pa yan eh. ito na, ito magandang part. Oh. Manumbalik kayo sa aking, ang Panginoong makapangyarihan. So nagtanong na, oh Lord, paano ba kami manunumbalik? Gusto niyo na ba manumbalik? Nako, sabi dito ng Panginoon. Paano ba kami manunumbalik? Sabi ng Israel. Magtatanong muna ako sa inyo bago kayo manumbalik. Maari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible, pero ninanakawan ninyo ako. Pero ninakawan ninyo ako! At tinatanong ninyo, paano namin kayo ninakawan? Yung dialogue, no? Lord, gusto na namin manumbalik. Hindi, bago kayo manumbalik, gusto ko muna may ma-realize kayo. May ninanakaw kayo. O, paano naman kami nagnakaw, Lord? Yan yung usapan, eh. God is searching their hearts. Ninakawan ninyo ko dahil hindi nyo binigay ang inyong ikapo at mga handog. This is not about tithes na. Ayoko ipasok yung tithes dito. Ang gusto lang ipunto dito ng Panginoon, yung mga bagay na tigilan nyo na kung ano yung ginagawa ninyo, gawin nyo yung tama, gawin nyo itong mga bagay na ito, sabihin nyo na pareho lang kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Kasi dito nagseselos yung mga tao, parang kinukumpara na nila yung sarili nila sa mga mandarayang mayaman eh. Sabi dito ng Panginoon, itama nyo yung ginagawa ninyo, tigilan nyo yan, at gawin nyo to. Naglambing si Lord. Kaya pala nung naalala ko noon, nung talagang bumalik na ako sa Panginoon, alam nyo unang ginawa ko, nag-tights ako, sabi ko, Lord, ito na ang aking panunumbalik. Hindi, tanda ako talaga, ang unang hakbang ko sa paglapit sa Panginoon, yung nagsisisi na ako, kasi pagkatapos ng preaching, di ba, napagalitan ka ni Lord, conviction ni Holy Spirit, siyempre, nagsisisi ka na, amen? Siyempre, kasunod, ano kasunod nung preaching? Offering! Sabi ko, Lord, nagsisisi na po ako, susunod na ako. Sunod agad, oh! Kaya kapatid, sunod agad. Huwag ka nang mag-anday. Kaya ako nagtataka rin ako, Lord, ang dami mo naman sasabihin, tithing pa. Ewan ko rin eh. Di ko rin lubos maunawaan, pero para sa akin siguro, naglalambing na lang si Lord. Sige, pinatawad na kita ito, gawin mo na ko. O, mag-tights ka ha. Magano ka, maghandog ka sa akin, huwag mo ko nakawan ha. Lagi mo akong parangalan kung ano yung meron ka. Hindi ko naman hinihingi lahat eh. Portion lang naman. Kaya ako noon, sabi ko talaga, umiiyak pa ako noon eh. Sisisi na ako, Lord. Doon pa ako sa upuan ni Mariela noon. No? Tanda ako yon. Tapos yung dos na yun, pinatunog ko talaga. Ito na. Tapos gumanong pa ako sa tight box. Sisisi na po ako. Inaalay ko na po yung buhay ko. Ayun. Hindi naman hudilan lahat. Nanumbalik naman sa Panginoon. Kayo, gusto niyo ba manumbalik? Amen. Bahala kayo kung gusto niyo. Pero nasa desisyon niyo yan. Kung anong gusto niyo gawin. Next verse. Mukhang dito na tayo magtatapos. Yan. So, ayan. Mga kapatid, again, para sa mga Israel, ito para sa atin na to.
Pero sa Malakay pa rin. Sa Malakay chapter 3, verse... Basta hanapin nyo na lang. Sa... Tulungan nyo na lang ako hanapin sa chapter 3 yun. Sige, para makita rin ninyo. Ayun, verse 17. Sabi niya sa atin, ito para sa atin na to, kasi pagkatapos magsalita ng Panginoon, sabi, nagbitaw siya ng pangako, darating si Jesus. Darating si Elias. Ibig sabihin niya Elias, darating si Jesus. Darating na yung tagapagligtas ninyo. Sabi niya, para sa mga taong tatanggap kay Jesus, sinabi ng Panginoon makapangyarihan sa 17, ituturing ko silang isang tanging kayamanan. Wow. Hindi kayo makarelate. Wala kayo kayamanan, no? Wala pa kayong jewelry? Titulo ng lupa, meron? Ituturing ko kayong kayamanan. Hindi ko kayo ilalabas kahit saan. Kung meron kang iPhone 14, hindi mo ilalabas kahit saan yan. Tuturing ko kayong kayamanan. Yung sasakyan mo, lagi mong tatakpan yan kasi kayamanan mo yan. Material pa lang yan, ha? Siyempre, anak mo, kayamanan mo yan, di ba? Tayo, pag nagtuturing ng mayaman, kinakandado natin, amen? Kakandado ka rin ni Lord para sa kanya. Ganun kanya iingatan. Sabi niya pa, magiging akin sila sa araw ng paghatol ko. Op, mga Christian, dito po kayo. Mga tumanggap sa Panginoon, rapture, sa akin kayo. Amang hindi nagpaparusa sa anak na masunurin. Sa verse na yan, tatawagin kayong anak. Hindi ko sila parurusahan tulad ng isang amang hindi nagpaparusa. Oh, amen? Handa na ba kayo na hindi parusahan ni Lord? Kung anak kayo, ha? Siguro naman kayo, mga anak kayo ng Diyos. Kung hindi pa kayo anak ng Diyos, gusto mong malaman paano. Nandiyan si Brother Willie. Hindi kayo pauwiin niya, patatanggapin kayo sa Panginoon. Dahil mga anak ng Diyos, mga tumanggap kay Jesus, hindi ko ano relihiyon mo. Sabi niya, hindi ko na sila parurusahan. Kaya yung galit na yon, wala na yon, sa kanila lang yon. Hindi mo na dapat maranasan, pero we have to learn from them. Amen? Kung paano maglingkod. Tulad ng isang amang hindi nagpaparusa sa anak na masunurin. O, nako, meron pang humabol na masunurin. Di ba, pag anak ka naman, magiging masunurin ka, huwag ka mag-alala. Hindi, ano ka na naman, masunurin ba ako? Magiging masunurin ka, anak ka ng Diyos. Dahil kung di ka masunurin, hindi ka anak, rebelde ka. At muling makikita ng mga tao ang pinagkaiba ng mga mabuti at masama. At pagkakaiba ng mga naglilingkod. Yan! Sarap! Masarap maglingkod? Mga naglilingkod at sa mga ayaw maglingkod. Sa mga hindi naglilingkod. Eh ako sa inyo kapatid, maglingkod tayo. Ha? O ito, grabe naglingkod to. Pagdating sa Bima Judgment, makikita mo yung may mga corona. Kasi naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka lang tagapalakpak. Ha? Mga kapatid, gusto ko po lahat kayo may reward. Kaya maglingkod po kayo. Walang pinipiling edad. Hindi po isang church na pangmayaman to na kailangan magpapasa kayo ng resume. Alam niyo po ba yon? Sa ibang church, kung gusto niyo mag-serve, magbigay kayo ng resume. May background check. May commitment. Naku, kayo dito, sabihin mo lang, Pastor, gusto ko po maglingkod, gusto ko po umawit. O, sige po, umawit kayo sa Panginoon, mag-special number kayo, linggo-linggo. Gusto ko po maglinis ng church, hindi pwede. Kasi ang church namin ay mayaman, kasi baka mawala mga gamit. Alam niyo po ba ganun sa ibang church? Kayo, anytime, pwede kayo pumunta dito. Buksan nyo lang yung pinto, magwalis kayo. Mag-agyo-agyo. Kayo, pupunta pa kayo doon. Pastor, pwede po.
ba't po kayo pupunta doon? Pagbibintangan pa kayo magnanakaw. Pero dito hindi, walang nanakawin. Mga kapatid, let's take the opportunity na malaya kayo maglingkod sa Panginoon. Sana wala lang sa pilitan sa paglilingkod. Di ba, pag in-schedule kayo, okay na yan. Grab the opportunity na agad and serve the Lord. Hindi na nga kami mahigpit dito. Gusto nyo ba higpitan? Kasi iba, gusto muna taas ang standard. Kasi wala kasi standard. Baka maubos tayo. Baka hindi tayo makapaglingkod. Pero sabi ni Lord sa last days, makikita ang mga naglilingkod sa mga hindi. Wow. Uy, mga naglilingkod din dyan, no? Ako excited na ako eh. Huwag muna ngayon. Pero excited na. Grabe yung gagawin. Kaya nga, nung binabasa ko to, nawala yung tampo ko sa Lord. Lord, nahihirapan na ako. Nakapagod naman. May pinapatunguhan ba to, Panginoon? Last Wednesday nga, nag-usap ko yung pastor. Pastor, nagbabago ba yung tao sa tinuturo natin? Parang walang pinagbago ah. Hindi na nag-usap ko. Pero, sa last days, may kita nyo, di ba? Mas marami pa pala kayo reward kaysa sa amin, no? Kasi mas tapat kayo. Uy, ba't ang dami nun? Nagwalis lang yun, ah. Eh, tapat siya, eh, sa paglilingkod niya, eh. Eh, mga kapatid, this is the encouragement of the Lord para sa kanyang mga anak. Una, ituturing kayong kayamanan. Mayaman siya. Ang mayaman, okay lang yan sa alahas, dyan na lang yan sa sala, ilalagay ko. Pero kapag mayaman, tas pinahalagang ginawa ka pang kayamanan, ano yun? Hindi ka napaparusahan. Ay, mga pangako. At sa uli, papakita ang pinagkaiba ng mabubuti sa masasama. Hihiwalay muna kayo sa mga unbeliever, sa believer. At sa mga believer, hihiwalay niya ang mga naglilingkod sa hindi. Oh, sige, tayo na po tayong lahat. At mag-pray. Pasensya na po, napahaba. But ganun, pastor, sa ibang church, 30 minutes ka lang. Eh, love ko kayo eh. Love namin kayo ni pastor. Walang pumipigil eh. Sige po, mag-pray po muna tayo. Sige kapatid, bigit ka muna at magpasalamat sa Panginoon. Hindi ka dapat mag-alala dahil hindi lang naman para sa iyo yan, paalala lang naman yan sa iyo. Pero magpasalamat ka dahil ito na yung pangako sa iyo ng Panginoon. Isa kang kayamanan, isa kang anak, nakatakda para sa kaligtasan, hindi sa parusa. Isa kang lingkod ng Panginoon na may tatanggapin. So, siguro tapusin natin sa pasasalamat sa Panginoon. And if you want to repent, you want to start again, you say to the Lord, mag-confess ka. Makipagdialogo ka sa Panginoon, sabihin mo, Lord, ito po yung kaya kong gawin para sa iyo, tulungan mo ko. Lord, thank you for your message. Ikaw po mataas ko. Thank you for being with us. Aming Ama, madalas na ikukumpara namin ang aming sarili sa mga Israel, kung paano sila maglingkod, ka-devoted, o passionate sa pagsunod sa batas. Pero Lord, you are reminding us na hindi kami sumusunod ayon sa batas, kundi dahil nilagyan mo kami ng iyong spirito. Lord, it is our nature to love you, to serve you. And thank you God. Maraming salamat po. Dahil hindi nila kami katulad maglingkod. Ang aming paglilingkod ay ayon sa pag-ibig mo sa amin at pagmamahal namin sa inyo. Kaya sa oras na ito, alisin mo po anumang espiritu pa na gumugulo sa aming buhay, hindi lamang sa paglilingkod namin sa church, kundi sa aming mga individual worship, aming private life, aming mga trabaho na aming hindi ginagawa ng maayos, sa aming business na aming dinadaya, sa aming mga customers, sa aming mga pamilya na nananawa at napapagod at hindi kami nagiging tapat. Sa aming mga magulang, Panginoon, na hindi namin inuunawa. Sa aming mga anak na madalas naming sumbatan. Panginoon, sa aming pagiging tao at anak mo, sa aming pananampalataya na madalas na aming pinapabayaan.
Lord, thank you for this promise that you have for us. Thank you for the warning. Salamat dahil nabubuhay kami sa panahon na ito. We are living in the days in the Church of Christ. Sa panahon ni Jesus, sa panahon ng grasya mo. And thank you, Lord, for these people na ginamit mo. Salamat po sa mga salita na ito na isinulat mo. May you bless us. At walang ibang maitaas, Panginoon. Ikaw lang, God. Ikaw lamang ang maiwan na napapapurihan at naluluwalhati sa tuwing kami nagtitipon at nagiging sariwa ang pag-ibig mo sa amin. Salamat sa paggamit mo sa amin, Lord. Thank you for so opportunity. Thank you sa blessing. Thank you po, Panginoon, dahil may mga panahon na hindi kami nagiging kontento. But thank you for restoring us, reminding us, Lord, that we have more than enough. We have the abounding grace, the greater grace of God. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na spirito na hindi nagsasawa, na nagpapaalala, nagmamahal, nagko-comfort sa amin. Thank you for your blood, Lord. And thank you, Father, for calling us your children. To you all the glory alone. In Jesus' name, amen.